ministers. Para sa kamay ng awit, para sa kamay. Sabi ng Biblia, we are a chosen generation, a royal priesthood, called out of darkness into God's glorious presence. Ano yung ibig sabihin ito? Sabi ni Brother Jojo kanina, and I agree, na dahil tumugod ka sa panawagan ng Panginoon, at nasa iyo si Kristo, ibig sabihin, the anointed one. Tama o mali? Because you are a Christian. Kung hindi mang Christian ang pangalan mo, does not matter, dahil ikaw ay natin Kristo, at si Kristo ay sumasa iyo, you are a Christian, the anointed one is in you, therefore, ikaw ay hindi ko pwede sabihin sa'yo na bobo ka. Hindi ko pwede sabihin wala ka na lang. Hindi ko pwede sa'yo sabihin mahina. Bakit? Kapag sinamahan ka ng Diyos, kaya mong ipagin ang pader. Ingat din sa mga awit. Huwag nang kalalaki ng puso.
sabia sa ministry ko. Si Brother Romy. Brother Romy rin ba? Wala ba si Brother Romy dyan? Doon kasi noon, ewan ko, di ba noon, sino matagal na sa gawain? May photographer noon, hindi ako, may photographer noon yung kumukuha ng picture namin. Sinalagay sa standing. Sabi ni Brother Romy, eh, nakita mo yung standing? Oo, oh, ang kong picture. Sabi ni Brother Romy, ang dami niyang picture. Eh sabi ko, kita mo, kastante, wala na ako, wala na picture ko. Oo nga, bakit? Nabili na lahat. Narinig yun ng isang elder. Narinig yun ng isang elder, si elder, si Brother Apilawang, head of music minister. Sabi sa akin ni Brother Apilawang, yes, kilala ka na. Sigat na sigat ka na. Sabi sa akin, malapit ka nang mawala. True enough. Ilang months, nasuspindi ako. I'm saying this based on my experience. Never, ever take the glory of God. Huwag mong nanakawin ang kalwalhatian ng Diyos dahil marunong ka kumanta. Huwag mong kukunin ang palakpak ng tao para sa'yo. Huwag mong ipagmamalaki na lagi kang kinamayan. Lalo na yun, meron ng SARS. Hindi. Kaya binigyan.